Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa, mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Misak, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari, iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagagawa kong rebulto. Sa sandaling narinig niyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa nalalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may di Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Misak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyong tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo, kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya gagawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sidrak, Misak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niyang sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sidrak, Misak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor na pamahangang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog at yaong isa ay tingin ko'y Diyos? Dahil dito, sinabi ng hari, puri ng Diyos ni Sidrak, Misak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila iahagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malulhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka iyong banal at marahangal na tahanan.
Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na kaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin kang buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay katulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas." Tugon nito, "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ano nga ba ang tunay na kalayaan? Ayon sa moral theology, ang tunay na kalayaan ay ang kalayaan na gumawa ng kabutihan. Kailanman ay hindi kalayaan ang sinasabi natin na basta malaya, kahit ano pwede nating gawin. Kung ano yung gusto kong gawin sa katawan ko ito, yun ang gusto kong gawin. Hindi ganon. Ang kalayaan ay nakabatay sa kabutihan. Hindi basta kalayaan na kung anong gustuhin ko, kahit masama, okay lang. Sapagkat kung tayo ay kakaroon ng tunay na kalayaan at kung ang ginagawa naman natin ay pawang kasamaan, hindi pa rin tayo malaya sapagkat nagkakaroon tayo ng bagabag sa ating kalooban. Uusigin
at uusigin ang ating konsensya. Hindi mapayapa ang bawat pamamahinga natin o ang bawat pagtulog natin. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya nga, kung tayo nananalig sa kabutihan, kung tayo sumasandig sa katotohanan, tayo ay patuloy na magiging malaya. Kahit na sa mundong ito, marami talagang mga bagay na pilit at pilit na tayo aalipinin ng mundo, ng kasalanan. Pero kung tayo nananatili sa katotohanan, lalo na ang katotohanan ni Kristo, tayo ay patuloy na magiging malaya. Kaya ngayon yung nangyari sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel, kung saan nais i-persecute yung tatlong bata. At ang nangyari, dahil niligtas sila ng Diyos, dahil sa kanilang pananalangin, si Nebuchadnezzar mismo ang nagpahayag ng katotohanan, purihin ang Diyos ng mga batang ito. At ganyan din sa Ebanghelyo, pinapakita ni Jesus na siya ay nagmula sa Ama, puro katotohanan ang kanyang sinasabi. Ngunit yung mga Hudiyo, hindi sila magkaintindihan, hindi sila mapalaya, hindi sila mapakali. Sa una, binanggit nila, kami ay anak, mga anak ni Abraham. Nang sinasabi na Jesus sa mga katotohanan, hindi na nila alam ang kanilang sasabihin, kami mga anak ng Diyos. Hindi na magkaintindihan kung ano ang kanilang gagawing statement. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, manalig tayo sa Diyos, manatili tayo sa katotohanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Manalig tayo sa kabutihan na siyang itinuturo sa atin ng Panginoon. Sa ating pananatili sa katotohanan, magkakaroon tayo ng tunay na kalayaan. Sa pananatili natin sa kabutihan, paggawa natin ang kabutihan araw-araw. Sa pananatili natin sa pagsasabi ng totoo, sa paninindigan sa kung ano ang tama, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At sa ganun, sa ating pagtulog sa gabi, mapayapa ang ating kalooban. Ang lahat po ay magsitayo. Ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ng ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin ang lahat ng ito at lahat ng tao nawa ay maging ganap sa ninanais niya para sa atin. Kaya't sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat na naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa, naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalaga ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng Kanyang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gayun din sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan.
Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Palayain mo kami sa aming makitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang alan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pilay ay nagpalakad at nakira ay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando ng aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Salamat ng masama.
hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nakipamayan siya sa amin at inakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Iginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, ng kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloob mong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ang daan para maging simbahan. At para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa sinodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinasiglang pagmimisyon, maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mapag-alab sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa aming maglakbay na magkakaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Inaanyayahan po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Inihiling naming basbasan mo mga kapatid naming ito, nagdiriwang ng kaarawan na anibersaryo ng kasal na katakda mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at mahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapamakan at katuparan ng kanilang mga kahilingan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ng mga kasangkapan sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mamaya po, pagkatapos ng banal na misa sa hapon, ay isasagawa ang ating Parish Lenten Recollection. Kaya po, inaanyayahan namin kayo na makiisasagawa ang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkang pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya ay mamatay at ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo ay manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.